Muling sumabog sa galit si Senador Raffy Tulfo sa mga tiwaling kapulisan dahil sa pagtatanim ng ebidensya laban sa mga kawawang kabataan na di manoy sangkot sa paggamit ng bawal na gamot. Ito'y matapos gawin ng kapulisan ang illegal na bypass operation at isinupot ang ulo ng suspek at pinagsisikupa, nilataga ng marijuana at pilit inilalagay ang mark money sa kawawang binata. Matatanda ang samot-saring reklamo sa hanay ng kapulisan dahil sa mga tiwali nitong miyembro na pilit gumagawa ng baluktot sa ngalan ng pera at posisyon. Hindi rin maiwasan magkomento ng mga dismayadong netizens dahil tila nanumbalik na naman ang masamang gawain ng mga pulis na dapat sana'y nagtatanggol sa mga naaapi. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe at pindutin lang ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. Taga na po ako ng marijuana na 1 kilo. Tapos pilit nilang nilalagay sa bulsa ko yung mark money. Sabi po nila sa akin 12 point daw po. Tapos pinasakay po ako sa sasakyan. Tapos magsakay ko po ng sasakyan, dinala po ako sa ano, sa taktak. Tapos sinupot po yung ulo ko. Tapos pinipilit po nila akong palawasin si Junel. O, paki-relate mo lang sa amin kung ano po ang nangyari nung araw na inaresto ka. Bandang alas 5 po, nag-chat po si Carl Joshua, si CJ po na ibalik ko na po yung speaker. Tapos po, pagdating ko po sa bahay nila, sa mismong loob po ng bakuran nila, pag-abot ko po ng speaker sa nanay niya, ang sumalubong po sa akin ay si inanay po ni CJ tapos yung lolo. Tapos bigla na lang po pumasok dalawang nakasibilyan po. Alas 5 pa lang po yun. Ay, tuloy mo. Anong ginawa sa iyo nung dalawang nakasibilyan na pumasok sa nung kaibigan mo? Kinalawit na po nila ako, kinuha na po nila ako eh, dinala na po sa sasakyan. Di pa po ako binibitawan nung nanay ni CJ nun kasi civilian nga po sila, tapos kinuha nila agad ako nang walang kung anong sinasabi. Pagkakuha po sa akin, biglang may pumarada na pong kotse sa harap ng bakuran nila CJ at nung pagbukas po ng pinto, nakita po nung nanay ni CJ na nandun po rin si CJ na nakaposas na po. Kaya po nabitawan na rin po ako nung nanay ni CJ. Pagtapos po nun, inikot na po kami sa buong Antipolo. Bandang alas 6, nalaman na po siguro ng nanay ko na ganun yung nangyari. Pumunta po dito sa police station. Tapos nagbadali na po yung mga umaresto sa akin na lalatagan na daw po ako ng marijuana na dala-dala nila na 1 kilo. Tapos po nun, dinala po kami sa barangay San Isidro. Tapos wala daw pong kagawad. Tapos po nun, pinalik po ulit kami dun sa may likod lang po ng bahay nila CJ. Pagkatapos po nun, nilatagan na po ako ng marijuana na 1 kilo. Tapos pilit nilang nilalagay sa bulsa ko yung mark money na 1,000. Tapos po nun, pagkabasa po sa akin, dumating na lang po sila kagawa tsaka yung media. Tapos ka na iyo? Apo. Thank you. I'm Mrs. Babagay po. Mother po ni Christian Junel Babagay. Medyo lakas na kasama yung boses mo para marinig dito. Nung una po, kaya ko po nalaman yung
pagkuha sa anak ko is tumakbo po sa akin yung nanay mismong nakipaghablutan sa anak ko para hindi makuha. Pumunta yung anak ko sa bahay nila dahil tinext siya na kung pwedeng isauli ang isang speaker. Speaker na Bluetooth. Meron po akong katibayan, screenshot po ng text ni CJ na nagsasabing isauli ang speaker. 5:08 p.m. That day is November 2, pupunta po sana kami sa simenteryo. So pinayagan ko po yung anak ko, sabi ko bumalik ka kagad dahil aalis tayo. Naligo na po ako, umalis po yung anak ko, naka-boxer short. Boxer short, maluwag. Naka-t-shirt na puti. Pagdating po nila dun sa bahay ni CJ, nakita po ni tatay Carlos kung paano pong hinablot yung anak ko para isakay sa sasakyan. Isauli lang po na anak ko ang speaker sa kanila. That day, tumakbo po yung nanay ni CJ sa bahay namin para i-inform po ako na gano'n ang nangyari. At sinabi rin po niya, nakita niya po si CJ nakasakay na doon kaya hindi na rin siya nakaalma. Ang sabi po sa kanila, huwag kayong maingay dahil meron daw silang operation. Tinanong ko po si Ma'am Marbella kung meron po silang warrant para kunin yung anak ko. Wala daw po, basta hinablot lang daw po yung anak ko. Sa bakuran po nila, sa loob po na mismo ng bakuran nila. So mga around 5:45 po, dumiretso po kami sa presinto ng Antipolo. Bablatter po sana kami, wala daw po silang operation na kung ano man yung ano. So wala po akong idea kung nasan po yung anak ko. Hanggang sa humingi po ako ng tulong sa kanila kung pwede pong mag-radyo. Nag-radio po sila, wala daw pong operation at wala daw po silang alam kung bakit nawawala yung anak ko. Sabi ko baka pwede naman po ako wala pa daw 24 hours so hindi pa daw po kailangan o baka daw sino lang daw pong kaibigan na nagdala. So bumalik po kami sa bahay nila Ma'am Marbella. Kasama ko po kasi sila eh. Bumalik po kami, sakay po nung sasakyan namin, mga bandang alas 7 na po. Kasi nag-antay pa rin po kami sa presinto dahil iniisip ko baka doon po idiretso yung anak ko. Nakita po namin na sasakyan ng barangay sa may tapat ng Alpha Mart nakapark. So wala kami idea bakit merong barangay doon sa Alpha Mart ng alas 7. Pumasok kami sa bakuran ng bahay nila Ma'am Marbella. Maya-maya dumating na po itong si Sir Persuncula. Kinausap ako, sabi niya, nagkabentahan daw po ng droga. Sabi ko, paano magkakabentahan ng droga kung alas 5 pa lang kinuha niyo na anak ko? Pinagpipilitan po nilang meron daw pong bypass. At ang tao daw po niya ang nabilhan. Yung oras din po yun, katext ko po ang anak ko. Around 7:30. Ang sabi ko, binalik nila si CJ, yung anak ko wala. Pinipilit nilang nahuli daw po nila dahil nagbenta ng marijuana daw. Yung motor ng anak kong ginamit, sila po mismo ang nagpasok sa bahay nila Ma'am Marbella para lang makuha nila yung anak ko. Iniwan nila ang wallet ng anak ko, ang lisensya, pero ang cellphone kinuha po nila. Pinipilit po nilang may bypass daw po nangyari. So ako bilang ina, hindi ko po talaga hinayaan na ano, sabi ko sa kanila, wala pong ginagawang ganyan ang anak ko. Pinipilit pa nila na may problema daw kami sa pag-aaral ng anak ko. 17 years po akong single mom. Tinaguyod ko po ang anak ko sa malinis na paraan. Hindi po kami ni minsan nagdroga. Wala po kaming ginawang masama. Simula po nagkaroon po ng pandemic, nabuhay kami sa pagluluto ko, taga-deliver ko ang anak ko ng nilutong ulam o nilutong merienda para mabuhay kami ng marangal. Sinira nyo ang buhay ng anak ko. Andito po ang mga witness ko. Kung gusto nyo po mag-question, Your Honor, kung pwede po, kausapin po natin ulit si
si Junel para explain po niya kung paano siya sinaktan sa loob ng sasakyan. Kung paano umiiyak araw-araw yung anak ko, kung bakit siya nandoon sa loob ng kulungan na wala siyang kasalanan. Mr. Chair? Boy, kogis man ako. Si Mrs. Pabagay po ang unang humiling ng tulong sa akin insofar as the operation is concerned. Major Porsyongkola, would you admit na kayo ay pinatawag ko sa aking opisina? Yes, Your Honor. Yes. And would you admit that you reported to my office without my invitation? Kasama mo na yung boss mo sa aking opisina sa Antipolo? Your Honor, sir. Tinatanong ko siya, yes or no? No, sir. Do you agree with him? Sir, we thought, sir, that... Teka, sandali lang. Sir. Good ka na eh. Your Honor, please let me know, Sir Delbano, Sir DG, para pwede just to give a background, sir, kung bakit po kami nagpunta sa inyo, sir. Ang tanong ko lang ay, bumisita ba kayo sa aking opisina sa distrito ko without my invitation? Yes, sir, per instruction of our regional director, sir. That's why we are there, sir. Yes. Let's go back to the case of Mrs. Babagay. Nandito po yung may-ari ng bahay, and I have a sworn statement by the owner which I used in my filing of administrative cases against the police officers concerned. Ako na po ang nag-file. Nandiyan po ba yung may-ari ng bahay? Yes. Eh yung lolo na nagbigay ng statement, siya na po ang tatanungin ko. Doon po sa inyong statement, yung lolo, nandun sa statement ninyo na nung nandun si Mr. Babagay, may dumating na sasakyan at kinuha yung bata. Opo. Yes. At nung sinakay doon sa isang sasakyan, nakita mo yung apo mo na nakaposas na rin doon sa sasakyan. Ano? Opo. Nakita ko sa kapan. Nakita mo. Eh, yun po yung sinumpaan ninyong salaysay. Ano po? Si Mrs. Marbella? Kayo po yung may-ari ng bahay? Ito po yung nanay ni CJ Marbella po. Ano po yung nasaksihan nyo nung araw na yun? Nung hapon po, alam ng mag-5:30 po ng hapon, nagpunta po si Junel sa bahay, nahanap po yung anak ko kasi po isa-solid daw po niya yung speaker. Kaya ang sabi ko naman po kay Junel, wala si CJ, pero ang ano, kapapasok lang, ang ano ko po, pinasok nila yung nanay ko na na-stroke. Pero hindi ko po na ano, nawala po pala sa loob ng bahay namin si CJ. Nagtanong po si Junel kung nasan daw po si CJ. Sabi niya, tinitanong saan po si CJ. Sabi ko, wala din po si CJ, hindi ko alam kung nasaan. Tapos nagtaka po ako, ang tagal pa po ni Junel doon sa harap ng tindahan namin sa loob ng bakuran po namin. Tapos sabi po ng isa kong pinsan na sabi niya, tignan mo si Junel para maharas. Ngayon po, nalapitan ko po si Junel at saka yung may dalawang lalaki na nalagaan kay Junel. Sabi ko, ano yan Junel? Tapos sabi niya, tita, inaharas ako. Ngayon sabi ko, huwag kayong mag-ana dahil andito kayo sa loob ng bakuran namin. Tapos may isang pulis na lumapit sa akin na sinabi po niya alam niyo ba na nagbebenta ng marijuana yung anak mo sa Junel? Sabi ko, hindi. Tapos sabi ko, nasan yung anak ko? Ngayon, ang ano lang po nila sa akin, huwag daw po akong maingay at meron po daw silang operation. Baka mabilyaso ang operation nila. Pilit ko po tinatanong sa kanila kung nasan yung anak ko. Tapos si Junel po, pilit mo lang yung sabi ni Junel. Ite-text daw po niya mamanya na ayaw pa wagan ng mga polis. Kinukulang po
Okay, Jumel. Hanggang napapunta po si Jumel dahil pinipilit mo lang Jumel, si Jumel na sumama sa kanila. Pagka ano po nila na nahihila na nalalai, ano na nila si Jumel? Pagkita ko po, paglabas nila sa mga gate namin, pag ano sa sasakyan, nakita ko po din yung anak ko, nakaposas na. Ay sabi ko, bakit mo nakaposas? Sabi lang po ng anak ko sa akin, mama, huwag ka mag-alala, babalik ako. Ang sa akin po, hindi ko alam kung balik mo na, buhay pa o ano, tapos... Inano na lang po sa akin ng anak ko na sinaktan daw po siya ng mga pulis, sinako, pinagsisikon yung mukha. Hanggang hindi na po nila na sasabi sa amin na gano'n ang ginawa. Tapos pagkasulit po nila sa anak ko, ang sabi ng isang pulis sa akin, dahil sa akin nasira daw po yung operation nila, nabuyaso daw po yung operation nila. Pero ano lang po na, pinipilit nyo lang kuto si Jumel at isunod lang po ni Jumel ang speaker ng pamangkin ko na hiniram nila. Ama po lahat. Kasi yung story din ni Mrs. Babagay, yung anak niya nagpaalam sa kanya para may isauli na speaker doon sa isang kaibigan niya na si CJ. Nagtutugma lahat yung kwanin in all its material points. Now, si CJ, yes po. Ikaw ba ay kusang sumama sa mga police officers kung bakit nandun ka sa loob ng van? Hindi po. Sinundo po ako ng kaibigan ko. Tinakay po ako sa motor. Sabi po magpapasama po sa akin sa Yopeco. Tapos pagdaling po namin sa Yopeco, may mga pulis na po nakatayo. Tapos may nakaparada pong sasakyan. Sa, ang sabi po nila sa akin, checkpoint daw po. Tapos pinasakay po ako sa sasakyan. Tapos pagsakay ko po ng sasakyan, dinala po ako sa ano, sa taktak. Tapos sinupot po yung ulo ko. Tapos pinipilit po nila akong palawasin si Jumel. Ah, ang ibig mong sabihin, hinuli ka? Opo. Opo. Sinabi po checkpoint. Tapos ang pinapaturo sa'yo, o si pinatawagan sa'yo, yung anak ni Mrs. Babagay. Opo. Tama? Opo. So, nangyari yon. Opo. Nung kinuha si anak ni Mrs. Babagay, nandun ka na rin sa van, kagaya ng statement ng nanay mo at saka ta lolo mo. Opo, nandun na po ako. Nakaposas? Opo. Nakaposas. Pero, hindi ka pinailan ng kaso. Ang pinailan lang ng kaso ay yung anak ni Mrs. Babagay. Tama po? Opo. Opo. Paano ka nakawala sa kanila? Kasi po gusto lang po nila palabas si Junel. Yun. Kaya po nila ako pinakawala. Nung pagkatampot po kay Junel, sinupot din, pinapaamin po si Junel na wala naman pong kinalaman. Tapos inikot-ikot po kami sa bayan. Tapos pagbalik po namin sa bahay namin, tapos konting usap. Tapos pagkaano po namin, pinauwi na ako. Kasi mag-i-inventory na daw po kasi dumating na po bigay mga tanod. So kasama ka ni Junel habang umiikot-ikot kayo? Opo. Hanggang... Mga ilang oras yung pag-iikot-ikot ninyo? Matagal po, siguro mga 3 o 2 oras po. Kasi po, inabot na po kami ng uwian sa San Roque. Dapat po pupunta pa po kami ng hilltop. Eh kaso po nag-traffic, kaya bumalik na po kami dun sa may lugar namin. So nung lumilim na, saka lang kayo dinala doon sa lugar kung saan nakalatag na yung mga marijuana? Opo, dinaanan pa po muna na kami yung barangay. O, si Kagawad Olaybar. Sa statement niyo, Kagawad Olaybar, hindi naman po niyo nakita yung actual na bypass. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nakita na lang ninyo, ay nung nakalatag na po yung ebidensya at nandun na yung hinuli. Opo, na binasahan po siya nung dumating po yung media. Lumapit na po kami sa kanila, sa polis at sa hinuli. Binasahan po ng karapatan. Okay, thank you. Papa. Madam Prosecutor, yes. The Kagawad or the member of media is not mandatory. It's not mandatory for them to be able to witness the bypass operations. It's there in the manual of the Philippine National Police regarding bypass operations. Yes, sir. In inventory na lang, kaya sila nandun. Kaya tapos na po yung bypass, sa kanila pinapupunta yung taga-media at saka government official.
Yun po ang nasa manual po nila. So it is not necessary for the kagawad to witness the bypass operation in so far as their manual is concerned. So, hindi po makapagte-testify si kagawad Olaybar doon sa pangyayari na bypass operation. Why? His presence is not mandated. Ganun po yun. So, ang akin lang po is the presumption of the regularity of performance of one's duty is a disputable presumption in law. In other words, it can be disputed by the presence of pieces of evidence like the testimony of witnesses. Yun lang po yung point na gusto kong i-point out in so far as the prosecutor's office is concerned. Kasi buhay ng isang tao, nag-aaral yung bata na tigil. Yun po yung punto ko. Para malaman po ng lahat, ako po ang nag-provide ng abogado ng anak ni Mrs. Babagay. Dahil nakita ko na hindi totoo yung pagkahuli sa kanya na drug bypass. And I will see to it na yung abogado na yun tutulungan para kasi yung anak ni Mrs. Babagay. Yun po yung kwan. Abogado ko na po yung kwan. Ako na po ang kumuha dun sa abogado para mag-file ng motion for reconsideration. Yun lang po ang aking gustong sabihin. Now, the head of the RDEG, ano po yung napag-usapan natin kung bisita kayo dun sa opisina ko? Yes, sir. Itutuloy ko lang po yung circumstances, sir. Yes, sir. I was instructed by our original director, sir. I would just like to remind you na you're supposed to be officers and gentlemen. Yes, sir. Yes, sir. And you're not supposed to lie insofar as this inquiry is concerned. Kasi malapit ko nang sundan yung sinasabi kanina ni Kwan, Honorable Barber, sir. Yes, Your Honor. I duly recognize that, sir. I was instructed, sir, by our regional director, sir, na samahan yung tao ko, sir, na mag-report po sa inyo sa Office of Santo Polo, sir. And pinadala po sa amin, sir, yung proof na yung si Junel, sir, na actually target talaga namin, sir, sa target setting sa bypass operation na siya ay nagbebenta ng illegal na droga, sir. So, pumunta kami sa inyo, sir, para po ibigay sana yung side namin, sir. That's why yun ang sinabi ko po sa inyo, sir, na kabilang yung commander nila, sir, ay responsibility ko, sir, na sabihin din, sir, yung side ng aming ng operation, sir. And dun sa circumstances na yun, sir, sinabi ko po sa inyo, sir, na kung may pagkakamali man yung mga tao, sir, ako na po yung humingi ng paumanin, sir. But yun nga, sir, I would like to put in record din, sir, na what transpired, sir, ay gusto namin sanang ipakita sa inyo, sir, na we're morally convinced na yung tinasabi po yung inosente, sir, na ngayon, sir, ay nakakulong ay involved talaga sa illegal na droga, sir. Press emotion on mga anong usapan natin doon? As far as I can remember, sir, I am watching for the integrity and yung mga natropa, sir, na ito, sir. Dahil alam ko naman, sir, kilala ko naman po yung underclass namin, sir, na nagtatrabaho lang, sir, ginawa lang din yung trabaho niya, sir. And sabi niyo nga, sir, kung makagawa kami ng paraan o level, sir, na mapalabas si CJ, sir. So, with you honestly, sir, we did our best, sir, na pagbigyan yung request, sir. Pero, yes. Bago tayo umabot doon, ano ang nangyari? Kasi may kulang doon sa ekwan mo na. Totoo na lahat yung sinasabi mo eh. Pero may kulang doon. Yes, sir. Bago ako nagsalita na sige, hindi ako kikilos ng husto dahil pagbibigyan ko kayo, nagawin nyo ng paraan para makuha nyo bata. Anong masasabi niyo, mga kababayan, tungkol sa isyung ito? Mag-comment lang po kayo at huwag kalimutang mag-like at i-share na rin ang aking video.